What's up mga chong, mga chang? Welcome to my channel, Pat Channel. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ba maging YouTuber. Paano maging YouTuber? YouTuber. Ngayon, mumula sa nagsisimula pa lang bilang YouTuber, sana panoorin nyo pa rin kasi di pa naman ako yung sikat eh. Pero magbibigay ako ng guide bilang mga para sa mga katulad ko na nagsisimula pa lang at mga lalo na sa mga gustong magsimula maggawa ng isang channel, maging isang YouTuber. Kahit ikaw ay subscriber ka pero hindi ka content video creator, content creator ngayon, tawag yun ang tawag na ngayon eh, hindi na tulad dati na YouTuber na, ngayon content creator, gaming content creator, gaming video creator, nasa Facebook din yun eh. Ngayon bibigay ako ng limang guide, isang guide may limang item, limang payo kung paano ka ba maging YouTuber. Pero bago yun, panoodin muna natin yung sa ibang YouTuber. Ito yung channel ko, 30 subscribers. 30 pa lang, kasi hindi ko tanda kung kailan huli akong nag-upload. 2012, meron na ako YouTube channel. Tapos nag-upload ako ng isang video. Wala, hindi ko na siya tinuloy kasi 2012. Eh, anong taon na ngayon? 2020. 26 na ako ngayon. Minus 8. 14 pa lang ako noon. 14 years old. Hindi ko tanda kung ano yung in-upload ko pero dinelete ko siya. As nag-upload ulit ako 1 month ago. Ito pa lang yung mga views ko. Konti pa lang. Konting-konti pa lang. 3 weeks ago, 2 weeks ago. Yan. Pero mahaba siya oh. Pinakamadami kong views yung maiiksi. Kasi nga, isa akong gaming content creator. Yan ang gusto ko. Yan ang content. Ngayon, pag sa mismong YouTube ka nag-search ng content kung how to be a YouTuber, ito makikita mo. Makikita mo to. Yan. To be a YouTuber, makikita mo sila. Mga nag-upload. Panagin maging YouTuber. Ito yung mga noon pa, 4 years ago. PewDiePie, 3 years ago. Itong Brightside, 2 years ago. That's 9 months ago. Ito si VidIQ. Ang galing dito. Ito si gaming channel. 2020. And start natin kay PewDiePie dito. Meron na siya. Panoodin muna natin. Game. Hey, how's it going, my bros and sisters? My name is PewDiePie. Today, I'm going to make a video on how to get started on YouTube. First of all, I wanted to start on the equipment because I think this is where most people fail right away. I see so many people get really angry about this one because they bought all this expensive equipment and they come to me like, where are the subscribers? Where are all the views? I spent all this money on all this equipment. Si PewDiePie, yung una niyang in-explain is equipment na sa atin nga mga Pinoy mahirap kunin. Mahirap kumuha ito, medyo mapamahal pero yun lang yung pinakamahal kong gamit. Headset, kasi nga gaming video creator, kailangan ko siya gamitin. Magagastos ka pero hindi naman kailangang mahal, hindi din kailangang magandang-maganda. Kasi nagagamit mo siya. Alam mo, mga mouse ko, wireless lang. Logitech na, parang 2 taon na sa akin. Yung iba, talagang gumagawa pa ng gaming PC na worth mga 100,000. Tapos mag-expect na, yun nga, sabi ni PewDiePie, sabi sa kanya, where's the subscribers, huh? Yung ginagaya yung videos niya kasi si PewDiePie nagsimula siya ng gaming video creator din, kaso hindi yung parang Call of Duty una niya,
Tapos sumikat siya na naglaro siya ng mga horror games. Personally, I'm very much drawn to different things that people do. If I notice a channel doing something I haven't seen before, I'm automatically more drawn to that thing. And yun, ayon kay PewDiePie, yung sinabi niya. Pangalawa, kailangan maging ano ka, kakaiba ka. Pwede ka naman sumabay sa uso, pero hindi lalaki yung channel mo sa ganun. Kailangan may makita sila sa title mo na nakakaingan nyo, kasi may manonood at manonood ng channel mo. Ang problema nga lang, kung merong magtatagal, pwede nila i-view ng mga 15 seconds yung video nyo, tapos bigla silang lilipat na sa channel kasi napanood na nila eh. Nakita na nila yung tulad ng mga uso ngayon, yung Jojo Wain o Jojo Mbagin. Ewan ko sa mga yun. I mean, nag-e-enjoy naman, kaya okay lang. May mga nanonood naman sa inyo. Mga nakikiuso ngayon sa locally, ngayon sa Pilipinas, locally, isa sa mga sikat dyan, si Nakong, Kong TV, si ako si Doggy, yan. Gaming yan dahil. Yan ito, parang mga vlogs. Vlogs sila nagsimula eh. Ito si ako si Doggy, para nag-gaming creator yan. Pero yan mga yan, hindi sila nag-start ng ngayon lang, tapos bigla sumikat agad after 1 month. Matagal na nag-YouTube ang mga yan, mga 3 years na, 2 years, mga ganun. Kasi may characteristic sila, may personality sila na gusto ng audience. Eh, hindi ibig sabihin nun, gagaya kayo. Gagaya tayo sa nila. Mas maganda, ipakita mo kung sino ka, tapos kung ano yung gusto mong i-vlog, gusto mong mag-vlog content. Gusto mo maging vlogger, YouTube channel mo, gusto mo ganun. Mas kung gaming video creator, lalaroin mo yung mga nalaro na. Tulad ng channel ko. So, yung channel. Ah! Yung channel ko, oh. May mga naglalaro na niyan. Among us, so uso. Hindi naman masama makiuso ka. Pero kung gusto mong ikaw ay mas mag-boom agad, maghanap ka ng bagay sa'yo. Wala masama. Pwede ka mag-upload. Upload ka lang ng upload. Pero wag mong iisipin na sisikat ka dahil sa gumawa ka ng content. Tapos tulad ng ginagawa ko, kinukuha ko yung video nila. Tapos ipapakita ko sa video ko. Yun ang sinasabi ko para ano. Yan ang sinasabi ni PewDiePie. Para hindi kung gusto nyo sumikat, gumawa ka ng sarili mong content. Gagawa ka ng ano, saan ba ako? You see people on YouTube come and go all the time. I don't want to throw any names out there, but you know what I mean. Like, there's a ton of YouTubers that everyone used to watch, and it got so much attention, but they just didn't have what it takes to keep their audience. Na yung isa tukol sa audience mo. Kasi pag nag-start ka na sa YouTube, magkakaroon ka ng subscriber kahit mga isa, dalawa. Basta kahit mag-upload ka ng mga dalawang videos. Eh, yung akin, wala akong subscriber nun. Sabihin. Wala akong subscriber nun. Simula ako, nag-upload ako, dalawa. Wala subscriber. Pero about a month, nagka-30 ako. At nanonood sila. Ayan o, merong hindi nagsusubscribe pero nanonood. Pero meron mga panigurado, yung mga nagsusubscribe sa akin, nanonood sila. Kahit hindi nila pinapanood ng buo. You need to maintain yung mga nanonood sa'yo. Paano? Di pwede ka makipag-usap through the camera tulad na ginagawa natin. Ngayon, nanonood ka ng video ko, hindi mo makilala. Kaya kilala mo ako, tapos pinapanood mo ang video ko, pero hindi mo naman tinatapos. Tapos wala, hindi mo naman gusto yung content. Nunood ka lang, pero supportive. Ayos lang yon. Pero may, yun nga, nakaka-apekto din yun yung kanina. Sinabi niya, yung personality. O yung characteristic mo. Hindi yung mga tulad ng ginagawa ng iba na sub for sub. Ginagawa nila yon sa Facebook. Nag-ano ko nga dun eh.
nag-try ako noon, wala namang nangyayari, napansin ko. Kasi may magsasub sa iyo tapos sorry. Tapos mag-unsub din pagkatapos. Ginagawa nila 'yon. Ano pa ba? Tuloy pa natin yung gusto ni yung tinutukoy ni PewDiePie. YouTube is a hobby and a job at the same time, which can be really hard to balance. I think a lot of people don't realize this, but you get to set your own hours. You get to set your own pace. But it basically means you'll be working 24/7. Like, it's really hard to turn off YouTube in your brain. Tungkol sa ano, scheduling yan. Kasi para siyang ano eh. Pwede mo siyang gawing hobby at trabaho at the same time. Kasi siya, yun na yung trabaho niya. Yung ibang YouTuber, kahit yung local dito sa atin, yun na yung trabaho nila, yung pag-entertain, pag-upload, pagka-create ng video. So gumagawa na sila, trabaho na nila yun. May naka-schedule na araw-araw. Ayan. Gagawin na lang para komportableng gawin yung kanilang trabaho. Market yourself. Most YouTubers that you are watching got a helping hand to get where they are. Maybe they don't admit it. Maybe I'm just wrong. Most YouTubers had some helping hand. Maybe their videos were posted on a website, you know? That thought, okay, this is a cool video. Maybe you got trending on Reddit, you know? Maybe your family member was a YouTuber, or maybe a friend of you of that person was a YouTuber and they helped them. Getting that helping hand on YouTube, it's not essential, but it makes YouTube easy mode, pretty much. Kailangan mo ma-market ang sarili mo, kailangan mo mailabas ang channel mo. Paano? Sa ating mga Pinoy, paano mo pwede i-market? Pwede mo i-market ang YouTube channel mo sa Facebook. Kung may mga friends ka, pwede mo sabihin, oy, check nyo tong channel ko, baka magustuhan nyo. O kaya gumawa ka ng page sa Facebook na nagpro-promote ng channel mo. Kasi maganda yun eh, kung meron ka ng kakilala na YouTuber na, o kaya may audience na siya, pero hindi lahat ng audience, syempre, hindi lahat nanonood. Baka meron sa kanyang mga watchers na gusto din ang gawin mong content. Kasi ang dami na ng mga YouTuber ngayon, meron ng mga big time. Pwede ka humingi ng shoutout sa kanila, private message mo. Pero huwag mo nang ipagpilitan na, huy, kaibigan ng mga kita, ba't yung pinapanood video mo? Video ko. Sabi na, isang oras video mo, wala naman natututunan. Market nyo, pagkalat nyo, pwede naman eh. Facebook, o kaya naman sa Twitter, popost nyo na, hey, check out this channel, baka magustuhan nyo. Na ganyan, huwag mo na isapilitan. Kasi ang mga manonood sa'yo, yun yung mga gustong manood sa'yo, gusto nila yung content mo. Yun, mapapansin nyo sa lahat ng sinasabi niya, puro content. Puro tungkol sa magiging content mo. Hindi siya dahil sa ang ganda ng gamit mo, ganda ng computer mo, ganda ng PS4 mo, ganda ng video mo, hindi delayed yung sounds sa boses mo, sa video. Ayan. Next up is don't fucking trust anyone. Growing my channel on YouTube, I've come across so many toxic people. People that just want your audience, your subscribers. They don't give a shit about you. They'll lie to you. They'll try and manipulate you. So, pakikipag-collab siguro yan. Wala pa akong nakaka-collab eh. Yeah. Hindi ko alam kung paano yan. Don't trust anyone. Siyempre, pagka malaki ka na, para na siguro sa malaking mga channel yun. Huwag ka nang ano, makikipag-collab ka sa mga gusto lang yung audience mo pero ayaw naman sa'yo, ayaw naman sa content mo. Tapos baka kasi pagka nanonood yung audience mo, nanonood na sa kanila, baka i-backstab ka na, siraan ka na. Kasi uso yan ngayon eh sa Pilipinas. Nagkakaroon sila ng mga audience kasi nang-aasar sila, nadidira sila, nagbibigay sila ng mga bad side ng mga YouTubers, o kaya minsan yung mga public figure sa Facebook, ganun. Nagkakaroon sila ng audience, may nanonood sa kanila, sila ang kumikita. Imbis na ikaw. Make YouTube with the right intention. I see so many people wanting to make YouTube videos
because they want to get famous. They want to make money. Which is all great stuff. And YouTube really is an amazing place for that. But make YouTube videos because you enjoy making them. If you don't enjoy making them, you're not going to keep making them. You're just going to fall off at some point. And you're going to get frustrated that it didn't turn out the way you wanted it to be. If you make videos that you enjoy making it, then you can't lose. It doesn't matter if you don't get a lot of subscribers. If, like, I was equally happy when I had a couple hundred subscribers. I thought that was equally fun just to have some people watching them. If you make videos that you enjoy making, other people will enjoy watching them. I really, really strongly believe in that. So if you're not enjoying making videos, then don't make videos. I hope this was helpful. I'm not sure, to be honest, if it was. But I hope it was interesting, at least. I don't know. Here you go. I did the video finally. Leave a like, my sister Fister. And stay Fister. And kay PewDiePie. Yan yung pag malaki ka na, pag kumikita ka na yun eh. Pero matagal pa, bago ba tayo kumita dyan? At 3 years, 2 years, pero kung magbabiral ka, di swerte ka. Kasi nga, nasa content mo. Maganda yung content mo, nag-viral. Entertaining ang content mo, kaya nag-viral. Sumikat sa Facebook, madami magsusubscribe sa'yo. Meron nga yung ano eh. Hanapin nyo siya yung nag-celebrate siya ng 2 subscribers. Pero within, parang sa loob lang nung isang week, may nag-share nung kanyang link. Yung kanyang video, hindi ko tanda kung parang post lang sa Facebook yun na video mismo, nasa ano na 100k na agad ang subscriber niya, tapos sunod-sunod na upload niya ng video. Hindi ko alam kung mamonetize na yun, pero bata pa yun eh, baka siguro meron yung magulang niya tinutulungan siya. Ayun, ayun kay PewDiePie nga ganun, kailangan mo pag-isipan ng mabuti yung channel mo. Kaya ito, sasummarize na lang natin. Paano ba maging YouTuber? Una, ano ba ang goal mo? Gusto mo bang kumita? Gusto mo bang sumikat? May sabi niya sa mga huling sa ending ng video na hindi yun mangyayari kung yun ang goal mo. Ano? Kasi pwede ka sumikat, pwede ka kumita, pero hindi mo gusto yung ginagawa mo kasi nga nakiuso ka lang, tapos ginagawa mo lang yung mga gusto ng audience. Gusto ng audience pero ayaw mo naman. Baka ang goal mo ay gusto mo bang mag-inform kasi mayroong mga videos dyan na informative. O kaya gusto mo magpasaya tulad nung channel na kong si PewDiePie, entertainment halos naman yun eh. May comedian sila, parang comedian siya eh, si Kong. Entertainment, papasaya. Mamimili ka lang doon, mag-inform. Gusto mo mag-enjoy ng mag-isa. Gusto mo magpasaya, mamimili ka lang doon. Tapos doon mo ibabase kung ano ang content mo. Kung gusto mo ba yung content mo, nag-enjoy ka ba magpatawa? Tsaka kung kaya mo naman. Kung kaya mo mag-acting na comedian, di, gawin mo. Kaya mong content yun eh. Kaya mong gawin siya. Ang gulo, di ba? Hindi, parang nakabase sa lahat sa content eh. Yun ang ini-imply ni PewDiePie. Tapos pangatlo, planuhin mo. Planuhin mo yung kada video. Yun nga, sabi ni PewDiePie, kailangan ng lawyer. Kasi kung meron mga networks na mag-aano sa'yo, may kailangan mo mag-market. Kasama yun sa pagpaplano. Kasi, di ba, ayos na. Alam mo na ang goal mo. Alam mo na ang gusto mong content. Ngayon, paplanuhin mo na kung paano pagdudugtong-dugtongin yun. Mag-schedule ka kung mag-upload ka ba weekly, mag-upload ka ba 3 times a week, 2 times a week, o araw-araw, or every other day. Nasa iyan kung kaya mo siyang gawin. Ayon din sa video niya, nag-isga siya ng schedule eh. Na araw-araw siya magagawa ng content, araw-araw din siya mag-upload. Kailangan mo isipin ng mabuti yung content mo, o kaya naman pwede ka sumabay sa uso. Kasi yun yung ginagawa ni PewDiePie nung mga dati, misal late pa nga siya. Kaso sikat na siya, kaya okay lang yon. Ngayon sa ating naman maliliit na channel, pwede naman tayong makiuso. Pero huwag nating asahan na sisikat ka agad.
Kaya may madaming manonood kasi madaming gumagawa nun. Ba't nila papanood din yung sayo, di ba? Tapos number 4, reach out sa mga viewers mo. Lalo na kung meron ka na subscriber, kung kahit na mga subscriber mo ay mga kabarkada mo, kamag-anak mo, pwede kang magsabi ng shout out. gusto niyo pa shout out, mag-comment lang kayo, panoodin niyo yung video ko. Yun, ganda naman talaga ang pagiging YouTube eh. Meron kang viewers, may audience ka. Kaya yung mga artista ngayon, yun sila ang ang dali gumawa ng channel. Mga 1 week pa lang, mga nasa million na yung subscriber nila. Tapos kaka-upload pa lang. Tapos may mga pambili na sila ng gamit. Yun ang swerte sa kanila. Na mo-monetize na agad nila. Pero sa atin ng mga small YouTubers, kailangan mo paghirapan yan. Pero ang saya-saya niyan. Pagka yung 30 na subscribers ko, hindi ko naman sila kilala. Pero tuloy-tuloy lang ako sa pag-upload ng video. Tapos panlima, syempre, sabi niya, enjoyin mo lang. Sabi ni PewDiePie, enjoyin mo lang ang iyong content. Enjoyin mo lang ang iyong channel. Kung gusto mo yung ginagawa mo, ituloy mo lang. Tapos kung hindi ka naman nag-e-enjoy, hindi, wag mo nang gawin. Pero gusto mo pa rin kumita, hindi kasi maganda yun eh. Sabi niya eh, merong mga channel na ganun, ang lalaki na, bibilis lumago, bilis kumita, ang bilis din nilang nawala dahil hindi naman nila ine-enjoy yung content nila eh. Minsan napapasobra, napapayabang sila. Ayun. Hindi lang yung channel nila nawawala, pati yung ano nila, credibility, di ba? Milamok. Yun lang guys, sana hindi naging sayang tong oras ito. Tsaka sana okay lang kay PewDiePie na ginamit ko yung video niya. Wala, hindi pa kasi ako pwede maganda eh. Magana ng paano maging YouTuber, hindi pa naman ako sikat. Pero nagbigay na, sana maging inspiration to sa mga magsisimula pa lang. Okay. Hi guys, sana naging informative to sa inyo. Sana nakatulong at nakapag-inspire kahit kaunti lang. At sana hindi sayang yung oras nyo. Bye bye. Keep watching my videos and my channel po. Bye bye. Shoutout nga pala kay Ate Yui Perez. Nag-comment ako sa latest video niya, sabi niya. Sabi ko pa shoutout sa channel ko. Sabi niya shoutout din daw sa next video ko. Kaya shoutout, check nyo yung kanyang channel tungkol sa beauty products, skincare. Tapos meron pa mga vlogs, panoodin nyo na lang. Dati na niya ako subscriber at mas madami na siyang subscriber kesa sa akin. Malapit na siya mag 1k. Ayan. Kaya yon, tulad kanina, marketing. Papamarket ko yung channel ko sa kanya. Bye bye.